Alam mo ba, nagsimulang manungkulan ang bagong tatag na Bangsamoro Government noong taong 2019 sa ilalim ng pamamahala ng Bangsamoro Transition Authority na siyang inatasan na mamahala sa proseso ng transisyon mula ARM patungong BARM. Nang nakaraang taon ay sinimulang isulong at ngayon dinidinig sa Kongreso ang kagustuang mapalawig ang transition period hanggang sa taong 2025. Ngunit tanong ng marami, ano nga ba ang nagawa ng interim government sa loob ng mahigit isang taon? Ang mga sumusunod ay iilan lamang sa mga napagtagumpayan ng Bangsamoro Government. Ang pagkakatatag ng Bangsamoro Job Portal ay nagbigay daan para mas mapabilis at mas lalong maging accessible ang mga job opportunities o vacancies sa publiko. Layunin nito na mas mapadali ang hiring process sa rehiyon at mabigyan ng pantay na oportunidad ang mga kwalipikadong Bangsamoro job seekers. Ang Project Tabang ay nilunsad para sa direktang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan ng Bangsamoro, lalong-lalo na ang mga mahihirap na sektor ng lipunan at mga pamilyang apektado ng mga kalamidad at kaguluhan sa rehiyon. Ayon sa datos, mahigit 400,000 na ang natulungan ng proyekto. Ang BARM Ready na inilunsad ng Ministry of Interior and Local Government ay isang programa na tumutugon sa mga emergency at disaster-related incidents na kinakaharap at nararanasan ng rehiyon. Ayon sa datos, mayroon ng mahigit 50,000 ang natulungan ng programa. Sa ilalim ng pamamahala ng Ministry of Social Services and Development ay mahigit 300,000 pamilya na ang nakatanggap ng welfare goods sa ilalim ng Emergency Assistance Program. Naipatupad na rin ng parehong ministeryo ang Sustainable Livelihood Program at Supplementary Feeding Program sa rehiyon. Ang paglulunsad ng programang ayudang medikal mula sa Bangsamoro Government ay isang tulong medikal upang mapadali ang pag-access ng mga mamamayan ng rehiyon sa mga serbisyong pangkalusugan. Inilunsad ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education ang Access to Higher and Modern Education Scholarship Program na ibinahagi sa mahigit 700 mag-aaral mula sa mga lalawigan ng Maguindanao, Lanao del Sur at North Cotabato. Nabuo at inilunsad ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ang Maffer Lengke na itinatampok ang mga produkto ng mga magsasaka at mangingisda bilang pagsusulong at paghihikayat na tangkilikin ang mga lokal na produkto sa rehiyon. Pinalakas ang greening program at mahigit 5,000 puno na ang naipunla o naitanim sa buong rehiyon. Inilunsad ang Mushawara Kalilintad, isang dialogo na isinasagawa upang mabigyan ng kasagutan o solusyon ang mga kinakaharap na suliranin ng mga mamamayan maging ang mga lugar sa rehiyon. Layunin ng aktibidad na magkaroon ng mas inklusibong pamamahala. Ang proyektong tulong ng gobyernong nagmamalasakit ay inilunsad sa ilalim ng pamamahala ng Ministry of Interior and Local Government. Ang naturang proyekto ay gumagabay sa proseso ng transisyon tungo sa sibilyang pamumuhay ng mga dating MLF combatants. Ipinagmamalaki rin ng pamahalaang Bangsamoro ang mga napagtagumpayan na healthcare services at COVID-19 responses and programs. Katulad na lamang ng pagkaka-turnover ng health facilities sa munisipalidad ng Parang sa probinsya ng Maguindanao mula sa Ministry of Health na nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong piso. Samantala, 3 milyong piso ang ibinigay sa Sulu IPHO mula sa Ministry of Social Services and Development habang ang Tawi-Tawi IPHO ay nakatanggap ng 5 milyong piso at 10 milyong piso naman ang ibinahagi sa Amay Pakpak Medical Center. Naglaan ng mahigit 150 milyong piso para sa Local Quick Response Fund ng mga local government units bilang bahagi ng hakbang contra COVID-19. Libo-libong relief operations ang isinagawa ng mga ministeryo ng MSSD, MILG at BARM Ready para tugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan ng rehiyon sa panahon ng pandemya. Ito ay bahagi pa lamang ng libo-libong relief operations na isinagawa ng mga ministeryo, opisina, ahensya at personal na kakayahan ng mga miyembro ng parlamento ng pamahalaang Bangsamoro. Ito na atang pinakamalaki at malawakang relief operations na naranasan sa rehiyon. Isinagawa at matagumpay na naibahagi ang Social Amelioration Program at iba pang palipunang intervensyon sa mga lugar o bayan sa rehiyon. Bilang parte ng pag-develop o pag-enhance ng testing capacity para sa COVID-19
ay nakatanggap ng 15 milyong piso ang Cotabato Regional and Medical Center at ang Maypakpak Medical Center. Ilang isolation centers for COVID-19 na rin ang naipatayo sa mga lalawigan ng Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Sa ilalim ng mga infrastrukturang programa ng pamahalaan, nag-turnover ang infra projects sa Lanao del Sur na nagkakahalaga ng 60 milyong piso. Bukod pa dito, ay nailunsad ang 500 milyong piso na inilaan para sa Marawi Rehab Program at ang pagkakaaproba sa 79 na milyong pisong pondo para sa proyektong ipapatayo bilang bahagi pa rin ng rehabilitasyon ng lungsod ng Marawi. Iilan pa lamang ito sa mga napagtagumpayan ng Bangsamoro Government sa kabila ng implementasyon o pagsasakatuparan ng mga naiwang programa ng dating ARM noong taong 2019. Kaya ikaw, tanong ko, nararapat bang isulong ang extension sa rehiyon? Hanggang sa muli ka, Bangsamoro!